tayo ng ating biko sa latik. Ito ang sisimulan natin. Tatanggalin natin sa plastic ang ating nyug at pipigain natin siya. Ang nyug ko pala ay naka freezer, kaya yan siya medyo matigas. Pero ang gagamitin nating tubig niyan ay tubig din niya, kaya para mas maganda. Yan, tapos na natin yang napigaan. So, sa tatakali na natin, ilalagay na natin dun sa kawali. Tapos, ayan, so sukat-sukatin muna natin siya. Ayan, may konti pa, so lalagay na natin yan siya dyan. Tapos, hahayaan din lang natin yan siya ng kumulo. Tapos, hahalo-haloin mo para hindi naman siya masunog. Tapos, ganyan na yan siya. Hayaan mo lang. Halo ka ng halo. Halo ka ng halo. Ayan, medyo malapit na siya. Oh, kasi nagkakaroon na siya ng buo-buo. Ayan. Ayan, so nagsisimula na siya ng mag-change ng color. Ayan. So, ganyan mo lang siya. Hahalo-haloin mo lang para hindi talaga siya masunog yung mga gilid-gilid niya. Ayan. Ganyan siya. Ganyan lang talaga yan. Paano magawa tayo ng latik. Medyo matagal lang siya, pero sulit naman kasi masarap naman. Okay? So, ganyan. Tapos yan. Oh, yan. Nag-change na ng color niya. Nagiging mapula-pula na siya ng konti. Ah, brown nga pala. Okay, ganyan lang siya. Yan. Halo-haloin mo lang siya ng konti. Halo, halo, halo. Kasi ganyan talaga hanggang lumabas na yung kanyang mantika, yung kanyang oil. Ayan. Yung mga oil na niyan. Yan ang gagamitin natin. At saka yung ano niyan, yung tinatawag namin sa Bisaya, yan yung pwede nating pang toppings. Anong tawag niyan sa ano? Parang lunok yata. Tapos kung mag-brown na siya, yan ang ilalagay natin sa toppings ng ating biko. Ayan, kasi nga malapit na siya. Mapula na siya. Kaya yan. Igihan na natin at hinaan na natin ang apoy kasi nga para hindi talaga siya masunog. Nakikita nyo naman na medyo marami-rami na yung ano niya, mantika niya. So ang gagawin pala natin dyan, pag tinanggal na natin yung kanyang ano, pang toppings natin, yan, tatanggalin kasi natin yan. So, maiiwan na lang yung mantika, yung oil niya. So, ang gagawin mo naman, kumuha ka naman ng isang basong mainit na tubig para mas mabilis. Tapos, lalagyan mo na siya ng asukal na pula. Tapos, yan, pakukuluin mo. Pagkatapos kumulo niyan, hayaan mo lang siya hanggang maglapot. Okay? So, ito, balik tayo sa ating ginagawa. Yung ginagawa na natin, medyo mapula na siya. Pwede na natin yan siyang tatanggalin. O, di ba? Pwede na natin yan siyang tatanggalin. Ayan, pagkatapos natin tanggalin yan. Yan. Isisiparate na yan. So, magsisiparate na yan. Yan ang sinasabi ko, yan. Kukunin na natin yan siya. Yan, pag nakuha na natin yan siya lahat, tsaka natin lalagyan ng mainit na tubig. Kasi hindi ko nga nabidyuhan yun eh. So, lalagyan na natin siya ng mainit na tubig at tsaka asukal na pula. Eh, kasi nagdirekta na kasi yan doon sa ano eh. Nagdirekta na kasi yan. Ayan, so, ayan, yan ang pang toppings natin yan mamaya. Diba? Yan ang paggagawa ko ng biko sa latik. O yan, kita nyo naman, kumukulo na siya. Yan, kasi nilalagyan ko na siya ng asukal at konting tubig. Konting tubig lang kasi nga kapag marami naman, mas matagal ang pagpapalapot mo, yung paglalatik mo talaga. Diba? Yun, halo ka lang din ang halo niyan. Medyo matrabaho nga lang itong ano na to, ang paggagawa ng latik, pero masarap.
At saka hindi siya gaanong mabilis na mapanis. Kahit abutin pa siya ng isang linggo, hindi napapanis yan. Hindi katulad yun sa hindi mo nilalatik na mabilis ang yung sinasabay nila doon sa pagsasaing, yung asukal at saka yung coconut milk, pinagsasama-sama nila yun doon. Tapos walang hahaluin mo na lang. Iba kasi ang procedure dito. Ito kasi yung niluluto na ito. Pangmatagalan ito. Kahit ilang araw pa yan, hindi yan siya kaagad na napapanis. Kasi nga, lumabas talaga, wala na siyang tubig na natitira doon sa kanin. Yung sa malagkit na ni sinasaing. Ayun, so malaki yan, malapit na yan siya kasi medyo malalaman mo naman din kapag yung malapit na siyang naglalapot kasi nga yung bubbles niya lumiliit, hindi siya malaki. Yan, nagliliit na yan. Saka yan, malapit na yan siya. At saka yung yung kulay niya, maganda na. Kita nyo yan, simula na yan. Ayan, so kay ready na yan siya. Malapit na natin ilalagay yung ating bigas na malagkit. Ayan, konting halo-halo yan siya. Ayan, hanggang, tsaka na kung naaamoy nyo yan, napakasarap. Ayan, konti-konti lang. Halo ka lang ng halo, ayan. O, oh, diba? Malapit na lang talaga yan siya. Gagawin mo lang ng ganyan. Sasakit na lang talaga. Ito talaga maganda sa exercise kapag nagluluto ka ng ganito. Kasi nga, lagi mong hinahalo. Halo ka ng halo, ng halo, ng halo. Hanggang pati yung doon sa paglalagay mo ng malagkit, halo ka pa rin ng halo. Kasi nga, doon nga yun, doon mo talaga makikita yung sarap niya, yung wala na talaga siyang tubig. Ayan, so ilalagay na natin yung ating malagkit. Yung sinasay, yung pagsasaing nyo naman sa malagkit nyo, huwag nyo gaanong yung mabasa, yung katamtaman lang talaga, yung tama lang yung tubig niya na kayang maluto naman. Kasi nga, pag malata yan, hindi na rin siya nakikita yung butil ng bigas. Yun, kapag yung katamtaman lang talaga ang tubig na nilalagay nyo, yun ang kitang-kita nyo talaga yung butil ng bigas kapag nagbibigo kayo. Ganyan talaga ang ganyan din ang mga teknik niya. So yan, sinalin nyo natin lahat yun. So ngayon yan, hahaluin naman natin yan siya ng maigi. Halo ka lang ng halo. Halo ka lang talaga siya ng halo. Hanggang magsama-sama na talaga yung kanyang latik at saka sa malagkit. Ayan. Ayan, halo-haloin mo lang hanggang talaga magsama-sama na yun siya. Ayan. Tapos, ayan, pag gano'n naman talaga, kukuha na tayo ng dahon ng saging. Tapos yan, para malilinis na natin yung dahon ng saging. Kasi nga, mas maganda kasing tingnan pag yung dahon ng saging. Ay, lalagay mo sa dahon ng saging, doon sa plato mo, lalagay mo yan siya doon. At saka tatapingan mo na yun siya nung tinanggal natin kanina. Ayan. O, diba? Nakikita nyo yan kung gaano siya ka. And ready na siya. Malapit na siyang tapos, ayan. Gagawin na lang natin yan. Ilalagay na natin yan sa ating plato. Tamay saging. At lalagyan ng toppings. Thank you for watching!